달달달달 Let's get it on. Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Love Radio. Love Radio, music that makes you feel good. Love Radio. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo nilang ako sa pangalang Norman, matagal nang tambalanista. Fan nyo na ako bago pa kayo rumakit sa TV5 para mag-comment sa mga funny vids. Oh my God, sobrang tagal na no! Long time! Todo Max! Oo nga! Oo, ang ginagawa namin noon para dun sa mga hindi makarelate. Nanonood kami ng mga funny videos. Tapos magko-comment kami dun sa mga video. Boses namin yung ginagamit sa funny videos na yun. Parang just for laughs. Ganon. Pero yung parang comment and boses namin yung naririnig. Correct. Oh my gosh, sobrang long ago. Long time ago sa TV5. Well, anyway, sabi nitong si Norman, fan nyo na ako bago pa kayo rumakit sa TV5 para mag-comment sa mga funny vids. Sumulat ako para ibahagi ang aking boy love story. Bahala na kayong humusga kung may saysay. We met in college. He was super guapo and I was super broken, kaya ang saya niyang maging ka-close. Hindi ko alam kung kailan naging kami. Ang totoo, wala naman talaga kaming label. Basta lagi kaming magkasama. Ang dami naming bebe time. Ay. Tago nga lang kasi alam ng classmates namin, street kami.
Minsan sa kanila kami, minsan sa amin. Midpoint yung school, so sakto. Kung hindi naman kami magkasama, tawagan agad pag uwi ng bahay. Kinakantahan pa niya ako sa telepono. Nabasag ang palihim naming relasyon after niyang mag-training sa Baguio for a student leadership kineme. Pagbaba niya ng Baguio, nawala na ako sa eksena. Naging isang alaala. 17 years after, nagkita kami ulit sa kasal na isang mutual friend. Bago pa man dumating ang kasal, alam ko naman na magkikita kami. Ilang beses nang tumakbo sa utak ko ang iba't ibang scenarios, ang lahat ng pwedeng mangyari, ang lahat ng pwedeng sabihin at ang lahat ng isasagot ko. So dumating na nga ang araw ng kasal. Nag-iwasan kami. Hindi kami nagtitinginan sa mata. Parang, sa paala. Oo. Nagtitinginan sila sa hinliliit. Parang di namin kayang banggitin ang pangalan ng isa't isa. Nag-Airbnb kami pagkatapos ng wedding. Nauna ako at ang ibang kasama sa tutuluyan namin kaya pinaredy ko na yung parking space niya. Pinag-init ko din siya ng pampaligo. Hindi pa din niya ako kinausap. Sa hangin siya nagpasalamat sa nagpainit ng pangligo niya. Ang aarte! Katabi ko siya nang mag-inuman kami nung gabi pero deadma pa rin siya to the maximum level. Magkatabi pa din kami over lunch the following day pero wala pa din kaming interaction. Nagtatawanan kami pero hindi kami nag-uusap. May isang picture nga na ang ligkit ng tingin ko sa kanya habang nakasmile, samantalang siya sa kawalan nakatawa. Nagkape kami. Magkatapat kami kaya natitigan ko ulit siya. Halata na lalo yung tabingi ng ilong niya. Pumayat yung mukha. Hindi ko lang bet yung maigsing gupit. Mas gwapo siya pag one-sided ang haircut. Wala na siyang braces pero ang pogi pa din. After so many years, head turner pa din talaga siya. For hours ang lapit-lapit namin sa isa't isa, pero ang layo-layo din. Gusto ko siyang kausapin, nais ko siyang yapusin. Kahit ikaliligaya ko, hindi ko kinaya. Kung ang kapalit ng happiness ko ay pagkasira ng peace niya, eh di bali na. Alam ko naman na hindi naman namin mabubura kung ano yung naramdaman namin once upon a time. Pero hindi na yun kailangang ungkatin pa at bigyan ng mali siya. Parte na yun na nakaraan, kailangan ng isama sa tulog. Again, if my happiness will cost someone else's peace, it's not happiness at all. Naitawid ko naman ang weekend na yon ng matagumpay tambalan. Hanggang doon na lang talaga, siguro. At yun na siguro, ang closure naming dalawa. Ang inyong tambalanistang laging nagsisipilyo para mabuhay ang iba, Norman. Norman, o, diba? We're so happy for you that kahit hindi mo naman hiningi, dumating yung closure. Ito yung isa sa mga pagpapatunay, maaaring ano, no, parang for others, mababaw lang, diba? Pero sa katotohanan, ito yung isa sa mga pagpapatunay na minsan may mga dasal tayo na hindi natutupad. At minsan sumasama yung loob natin dahil doon. Pero lagi din nating tatandaan, may mga binibigay din sa atin ng Diyos kahit hindi naman natin hinihiling, 'di ba? So, hindi naman it did not seem like si
Norman yung brokenhearted siya for 17 years eh. It doesn't seem that way. Siguro parang paminsan-minsan naalala niya si ano, itong boylet niya, 'di ba? Tapos paminsan-minsan nag-iisip ano nga ba talaga 'yung nangyari? Bakit ako naging isang alaala? Pero hindi 'yun to parang feeling ko lang ha, para dibdibin niya o ano. No more pain. Oo, parang ganun. So ngayon, 'di ba, ito 'yung mga perfect example na hindi mo naman to hiniling, 'di ba? Pero binigay sa 'yo 'yung sagot, 'di ba? Natotoo naman with that particular weekend, wedding weekend na 'yon. Ito sa definitely a closure in itself. Hindi naman kailangan laging may words eh. Sa actions, daman na natin talaga 'yan. Sa hindi pagtingin sa mata kundi sa hintuturo na katingin. Ayun na talaga at wala na. Parang hindi na to para ungkatin pa. At ang pinakamaganda sa sinabi nitong si Norman is a message ito para sa mga kabet, okay? Sabi ni Norman, makinig. Again, if my happiness will cost someone's peace, it's not happiness at all. Tama. So, ito yung sinasabi natin na sometimes we're selfish. Di pala sometimes. Kadalasan, we are selfish. Mm-hmm. We're only thinking of ourselves. San ako liligaya? San ako sasaya? Puro ako, di ba? Ako, diba? Ako. Me, myself, and I. Diba? Laging ganern, di ba? Pero ang di natin alam, kaka-ako, ako, ako. May mga taong nasasaktan. Diba? So that's not happiness at all. So gusto ko talaga nga i-highlight yun eh. Kasi minsan ganyan, selfless. Correct eh. Yan yung thinking minsan ng mga syubet. Diba? Parang, anong gagawin ko? Mahal ko naman siya. Diba? Anong gagawin? Totoo naman din. Gets ko naman. Tsaka, it takes two to tango. Hindi ka naman magiging kabet kung in the first place hindi ka rin naman pinatulan. Diba? Pero, lagi nating tatandaan, yung happiness mo may cost yan ah. At yung cost is the peace of the wife. Or the relationship. Tsaka ano, meron talagang may natatamaan dito eh. Kasi kung legal yan, edi okay lang. Kaya lang kabit eh. Sa gabi nagkikita. Sa Marky Mall, kahit taga Paranaque. Sabi mo, Marky Mall, Pampanga pa ang pagkikita, kahit taga Paranaque. Kasi nga nagtatago. Tama. Diba? Kasi nga alam na may mali. So, wala lang. Isang paalala lang. Baka sakaling papunta ka na doon, okay, nandiyan ka na sa sitwasyon na yan. Nakataxi na kayo. Oo, correct. Oo, diba? Nagpabook na. Ayan na, diba? Diba, pwede pang nagsabi umatras. Nagsabi na sa receptionist. Correct, sabi, diba? Parating na kami, ha? Malinis na ba? Palamigin mo tama. Na yung ano? Pre-cold mo na. No. Di ba may ganun? Palamigin mo na, 16 degrees ha. Ganun, para talagang malamig na. Mapapalaban eh. O, wag mo nang ituloy pag ganun, ha? Wag na. Lalo, ulitin namin, lalong-lalo na kung meron ka ng asawa or you're in a current relationship. Diba? Wag nyo nang gagawin yan. Kaya nga. At ang ganda nung ginawa ni Norman eh. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na wala kang choice. Kasi totoong may choice. You diba? Always have a choice. So, pwedeng sabihin kasi ni Norman, kung hindi ito yung naging kalalabasan ng kwento ng Mahiwagang Buray, pwede niya sigurong wala akong choice, nandiyan siya sa tabi ko eh. Alam mo yun, ang gwapo niya pa rin, ba diba? Head turner pa rin siya after all these years, 17 years later. Pwede niya sabihin yun eh, kaya lalandiin ko na, ipupush ko na ito, kakausapin ko na, kasi wala akong choice, nandiyan eh. Hindi eh. Hindi ba't may choice? At diba? Yun nga, yung choice na ginawa ni Norman is... choice niya just to stay away. Correct. 'Di ba to admire from a distance? 'Di ba? Ano sabi niya? Ang lapit-lapit namin pero ang layo-layo din. 'Di ba? At saludo kami sa iyo doon, Norman, ha, na nagkaroon ka ng matinding self-control. Correct. Sa iba-iba hihilahin. Hindi yan. Na. Meron akong alam na kwento. Oh. Doon tayo sa ilalim ng puno, doon tayo sa may likod ng banyo, doon tayo sa fire exit. Parking sa parking space kasi yun yung mga involved na mga ano eh, okay, setting okay. Dito, eh, 'di ba? Sa parking space na agad hindi na makakarating doon sa Airbnb, 'di ba? Kung iba-iba yan, di ba? Pinakamalapit na lugar naman kung saan na pwedeng, madilim. Oo. Ganun na agad. Kung saan pwede talaga. Di ba? May ganun. Di ba? Pero still, ang ginawa mong choice is the right choice to stay away. Yes. Diba? Hindi to naman have self-control. And totoo naman din, hindi naman din mawawala yun. Yung fact na once upon a time, nagkaroon talaga kayo ng moment. Correct. At yun na lang magandang ano, magandang balikan mo palagi. Mm-hmm. Yun yung i-cherish mo, yun yung treasure mo, yung moment na yun. Mm-hmm. Na naging masaya naman kayo kahit papaano. Tama. Diba? Yun yung ano eh, magagandang pwede natin gawin sa sarili natin. Balikan na lang natin yung mga masasayang, di ba,
sandali ng ating buhay na kasama yung mga taong kina-enjoyan din natin. Be it your friends, your family members, or yung naging jowa mo minsan. Di ba, ang sarap ding balikan na parang, ay, pumunta pala kami sa Mega Mall dati. Nagano pala kami doon, tumambay kami sa ganitong lugar at kinain namin yung paborito naming pagkain. Ang sarap balikan ng mga ganong moment, mga kabiswa. Yun na lang, hanggang doon na lang tayo. And yung mga kaartehan nila, partner, yung binanggit mo kanina, na ang arte-arte naman, asarap na lang niya kasing pagtawanan ngayon. Nakakatawa na nga lang siya. Parang, medyo light-light din itong ano ni, ano, ha, ni Norman, yung pagkakakwento niya. Nakakatawa na lang din kasi siya pagbabalikan mo. Yun na lang, hanggang ganun na lang. Pero, at maganda naman yun yung nakakatawa na lang na parang, usus, hindi mo na ako pinapansin, pero dati. Diba? Humaling na humaling ka sa atin, sinisipsip mo yung laway trot, ko. Ganun. Ganyan. Diba? At hanggang doon na lang yun, yung bibigyan natin ng diin doon, hanggang doon na lang yun. Huwag ka na uling mag-a-attempt na bingwitin yung taong yun kasi meron nang nagmimeari. Tama. Alaala na lang. Is that true? Yun yung treasure mo, yun yung i-cherish mo. Yarn. Diba? Pero ikaw ba, may mga ganung moment ka pa rin? Na ano? Binabalikan yung masasayang alaala ng mga ex mo? Hindi na. Wait lang. Di ba nakakatawa minsan? Nakikita mo ba? Renly Tinyana is wala, watching. Wala. Okay. Oh, share it na. Ako, pero, nakakatawa lang pagbabalikan. Nakakatawa lang diba? Pagbabalikan. Ang dami naman. Oo, I diba wouldn't na parang, say no. Nakakatawa lang talaga pagbabalikan. Nakakatawa na... Kung maalala ko pa ha, kasi kung nasa ko naman... O, nadidiri ka rin. Minsan din. Pero ang sarap niya kasing pagkwentuhan. At yun yung tinitreasure natin minsan. Mm. Parang yak talaga. Mm. Umiyak ako sa taong yan, hinabol-habol ko siya na parang diba? Nagka-tempt pa ako magpakamatay para sa kanya, di ba? Tapos pagbabalikan mo, mandidiri ka na. Di ba? Natatandaan ko, meron ako naging ex, sinulat niya yung pangalan ko sa ano niya, sa braso talaga niya. Ba? Oo, sinulat niya yung pangalan ko, tapos sinugatan niya yung sarili niya gamit yung ballpen, panda. Nalagay niya Emmy. With scent, oh, hindi niya kinaya Emmy Lupart, Emmy mahaba lang. Tapos hindi niya pa dinoble M. EMY na. Sinordcut na masakit sinord, daw pala sinordcut eh. Sinordcut masakit pala mag-arte-arte. Talaga ba? Tapos pag binabalikan niyo yun, paano? Ay, hindi ko na namin pinabalikan. Naaalala ko lang. Like ngayon, naaalala ko lang. Ano kaya pag binabalikan niya yung kwento niyo? Pag yun, siguro siya. Ako kasi parang ako, feel na feel ko naman. Diba? Parang, oh my gosh. Diba? Parang sobrang humaling. Ayaw niya ako mahiwalay. Sinulat niyang pangalan. Diba? Kasi parang nasa verge kami noon na hiwalayin or something. Parang mga ganun. Ganda talaga. Parang, yes. Hindi nagkaroon ng split ends. 24 ang waistline. Ang kipot. Ituloy natin sa podcast yung mga ganitong klasing usapan, ha? Diba? Podcast natin yan, diba? Masaya itong balikan eh. Diba? Kasi may mga... Memories na lang may talaga. Mga ganun. Ako, on my end, diba? Parang tingnan mo yung reaction natin. Ano, what is your reaction? Ang ganda talaga. Ang kipot niya, diba? Mukhang Latina talaga. Oo, diba? Talagang ano, hindi talaga, ano, Caucasian. Talaga yung sister-in-law ko, hindi makakalimutan ng bagong kulay yung buhok ko eh. Oo. Sabi niya talaga, yung ano, sabi niya, ay, yung sister-in-law ko, Caucasian na pala. Hindi ako na-inform. Kita mo naman, ang dami na humaling. Diba? Yun ang patunay na ba talaga ayaw makipaghiwalay ng lalaki na sinugatan ng braso. Teka lang, anong time na yun? Hindi pa ako maputi. Hindi ka pa Caucasian noon. Hindi pa ako Caucasian. Mukhang tanga, medyo taga ano ka pa noon. Taga, ano, taga Bali, Indonesia. Hindi pa malayo-layo. Yes. Medyo international. Oh. Pero ano, mga naiinita na mga taga ano, taga Indonesia. Ganun, di ba? Pero di ba tayo nakakatawa siya? Mm. Pero tama kayong tanong mo eh. Pero dun sa part ng ex, yung lalaki, di ba? Anong klaseng kwento? Pag binalikan niya yun, parang ang maiisip niya, kadiri ah. Ang itim-itim ng siko nun. Sinulat ko yung pangalan niya sa kamay ko. Yosi Kadiri kaya dati yun, tapos sumaling na humaling true ako. Diba? Yung ganun. Diba, pag ito, ano, Norman, pag binalikan mo lagi ito, ito na lang yung mangyayari eh. Happy memories na lang. Yes. Hindi, nakakatawa, nakakadiri. It's part of the memory, it's all in the past. Yes, no more pain. Yes. At lahat tayo, mga nakikinig ngayon, dumaan sa ganyang klase ng estado. Na natakot tayo mawala yung taong ito, masakit na mawala ang taong ito kasi mahal natin. Pero paglipas pala ng ilang taon, paglipas pala ng ilang panahon,
para sa ilan nakakadiri, para sa iba nakakatawa naman. Correct. Ganun diba? Na lang. Kami na-flashback din yung mga memories namin kasama yung mga exes namin noon na nung that time ayaw namin i-let go yung taong yun. Correct. Na, parang naku, hindi namin kaya, hindi ko mabubuhay nang wala siya. Impossible talaga, 'di ba? Pero kaya naman pala talaga. And itong ganitong sinasabi natin, yung kaya naman pala, eh para din sa iyo na yan ang eksena mo ngayon. Yes. Parang feeling mo hindi mo kayang mawala siya, parang feeling mo it's the end of it. It's not. Diba? At pag binalikan mo to after ano, pag after a few years, yun yung sinabi mo partner na buti na lang. Totoo, no? Buti na lang pala, hindi ako masyadong, diba? Totoo. Na lurky. Ew. Kadiri. This portion was brought to you. Yung eksenang hindi na pala ako, buti na lang hindi ko kinitil ang buhay ko or 'di ba din kasi may mga ganun feeling eh na kasi parang sinasaktan yung sarili nila. 'Di ba buti na lang pala kasi few years later nakakatawa na lang pala siyang balikan. Totoo. Tapos bukod doon is meron naman pala akong mamimit na sobrang kung i-compare mo naman talaga ang layo, 'di ba? Ang layo. Totoo. Ganun. Yun sinasabi natin, oh, maganda 'yun na highlight mo partner na parang kung ikaw ngayon broken hearted ka. Kasi nasa ano kayo eh, fresh na fresh pa. Nasa punto ka ng pagkakataon na hindi mo pa matanggap sa sarili mo yung hiwalayan nyo ng jowa mo. Mm-mm. Kasi mahal mo eh. Kaya alam, may mga dahilan kung bakit kayo naghiwalay. At ngayon, hindi mo pa yun naiintindihan. Pero ito yung sinasabi namin kanina pa. Darating talaga yung panahon. 10 years later, 5 years later, pag binalikan mo to, naku, mandidiri ka na talaga. Oo. Tatawanan mong lahat ito. Totoo yan. Diba? Alam mo, dahil ano, and it's... Also, itong topic na ito, partner, isingit ko lang. Hindi lang ito para sa mga exes, ha. Mm-hmm. It's also for situations that you're in. Mm-hmm. So, I'm